Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Itong ating almusalita sa araw na ito, May 19. Ang ebanghelyo natin ay John 15, 9-11. Ako po si Father Luciano Feloni, Paris Priest ng Kristong Hari, Shrine of the Youth sa Diocese of Novaliches. Sabi ni Jesus, "As the Father has loved me, so I have loved you. Remain in my love." Parang ang umpisa ng lahat, yung kakayahan magmahal, yung tunay na ligaya, yung pananatili sa Diyos, ang umpisa ng lahat na ito is damdamin mo na ikaw ay mahal ng Diyos. Kapag naramdaman mo yan, na you are really, really beloved of God, mahal na mahal kanya, ang Panginoon hindi tumitingin sa iyong mga kakulangan o sa iyong mga kasalanan. Ang Panginoon ay tumitingin sa iyo puno ng pagmamahal. Siya ang nag-dream ng buhay mo. Siya ang lumikha sa iyo. Siya ang gumawa sa iyo, binigay ng mga talento na kailangan, ng mga grasya na kailangan para maging matagumpay sa buhay. Siya naglagay ng misyon sa buhay mo. Siya ang Diyos na nag-dream noon, ngayon, at mag-dream pa tungkol sa kaganapan ng iyong buhay. And when you feel so loved by God, hindi yung in abstract, kundi in concrete, na bilang mo yung mga blessings araw-araw, nakita mo, paglingon mo, ang ginawa ng Diyos, ang plano ng Diyos sa buhay mo, kung gaano binuksan ng Panginoon ng mga pinto para sa iyo, kung paano nag-create ng opportunities para sa iyo, kung paano naglagay ng tao na naging blessing sa buhay mo. And when you feel the real love of God, talagang konkreto ang pagmamahal ng Diyos sa iyo, that enables you to love. Yan. Magmahal ka tulad ng pagmamahal ng Diyos, mananatili kahit minsan gusto mong umalis, maging matibay kahit minsan humihina, at higit sa lahat, maging puno ng kagalakan na galing sa Kanya. So ang panyaya ngayong araw na ito is feel the love of God. Look at your present situation, lumingon ka rin sa nakaraan, at damdamin at enjoy kung gaano kang mahal ng Diyos. Yun ay makakatulong sa'yo, sa iyong spiritual life, sa iyong personal journey into joy. At kung nagustuhan mo ang video nito, pakiusap, pass it on, click share, pasa mo sa mga contacts mo, go to group chats, go to Viber, go to Instagram, punuin natin ng good news ang social media. Gawin natin viral araw-araw ang salita ng Diyos. God bless.